Alas 9 ng gabi sa dormitoryo ng mga lalaki sa university campus. Gerald, pwede bang bumaba ka sa dormitory isang daan at isa sa first floor at kunin mo ang laptop ko? Isang lalaking blondie ang buhok na nanggaling sa kabilang kwarto ang biglang nagbukas ng pinto ng kwarto ni Gerald, saka ito naglalag ng isang dolyar sa sahig at dire-diretsong tumalikod at naglakad papalayo. Saka pakikuhanan mo na din ako ng bote ng mineral water sa supermarket sa baba. Muling humarap ang lalaking blondie ang buhok at naglaglag ng 3 dolyar sa sahig, 2 dolyar para sa bote ng tubig at 1 dolyar na bayad para sa kanyang inyutos. Hoy blondie! Bakit ba laging inutusan ng mga tao sa dormitory ninyo si Gerald na parang isang katulong? Bakit ba napakabuli ninyo? Galit na tinanong ng mga nakatira sa dormitoryo kung nasaan si Gerald dahil hindi na nila ito matiis. Hahaha! Diyan sa dormitory nyo nakatira si Gerald pero di nyo pa rin siya naiintindihan. Kapag binigyan nyo ng pera yan, kahit tayo kakainin yan. Sarkastikong sinagot ni Blondie saka tumawa bago umalis ng dormitoryo. Namula ang mukha ni Gerald dulot ng kahihiyan habang nagbingi-bingihan sa sinabi ng lalaking Blondie ang buhok. Pagkatapos ng mga pangyayari, pinulot niya ang 1 dolyar sa sahig at inisip sa sarili, sa ganitong paraan, kikita ako ng 2 dolyar at sapat na yon para makabili ng 3 siopao at 1 bag ng pickles. Hindi na ako magugutom. Gerald, teka lang. Kung hindi sapat ang pera mo, papahiramin ka na lang namin at hindi mo kami kailangan bayaran. Hindi mapigilan ang namumuno ng dormitoryo ang kanyang sarili na maawa kay Gerald. Napailing na lang si Gerald bago umiti at sinabing salamat pero okay lang ako. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Gerald at naglakad papalabas ng dormitoryo. Sa sandaling iyon, nakatingin ang mga kalalakihan sa likod ni Gerald at napailing na lang sa awa. Sa katotohanan, hindi ginusto ni Gerald ang maging utusan ng iba at gusto niyang maging masaya ang buhay niya habang nasa universidad. Magiging maganda sana kung pag-aaral lamang ang kanyang inaalala at wala ng iba. Ngunit, isa siyang pobre. Kahit na maayos ang pakikitungo sa kanya ng ibang kalalakihan sa dormitory, hindi niya gustong kaawaan siya ng mga ito. Ngunit, natatakot si Gerald na sa kalaunan ay magsawa din sila sa kanya. Maliban sa mga kasama niya sa kwarto, walang ibang kaibigan si Gerald sa buong universidad. Gerald, tama ba yung narinig ko kay Blondie na bababa ka daw? Sa sandaling ito, isang lalaki na may magarang pananamit ang lumabas mula sa kabilang kwarto. Ang pangalan niya ay Danik Sanders at siya ang namumuno sa dormitoryo ni Blondie. Siya ang kinahangaan ng lahat ng babae dahil maliban sa pagiging napakayaman, napakagwapo din niya. Ngunit mababa ang tingin niya kay Gerald dahil sa tingin niya ay isang kakahiyan si Gerald. Hindi lubos maisip ni Gerald kung bakit makikipag-usap si Danik sa kanya. Tumango lang si Gerald at sinabing, "Oo, papunta ako sa baba." Sabay ngumiti si Danik at iniabot ang isang kahon na puno ng kung ano-ano kay Gerald. Isa sa mga kaibigan ko ang maghihintay sa Yes Grove ngayong araw. Pakibigay sa kanya ang kahon ng yan. Ito ang 10 dolyar para sa'yo. Si Danik ay isang playboy at alam ng karamihan kung gaano kadalas siyang makipagkita sa iba't ibang babae sa kagubatan. Marami din mga kaibigan si Danik na katulad niya ang gawain. Ngunit hindi ito pinag-isipan ng matagal ni Gerald dahil sanay na siya na inuutusan ng iba. Kinuha niya ang kahon at ang 10 dolyar bago nagputuloy bumaba ng hagdan. Agad niyang narinig ang mahinang halakhak ni Danik pagkatalikod niya. Bumaba si Gerald upang kunin ang laptop at bumili ng bote ng tubig bago siya nagdesisyon na ibigay ang kahon para kay Danik. Sikat ang maliit na kagubatan sa labas ng universidad sa mga magkasintahan para patagong magkita sa gabi. Ilang saglit lang, nakarating si Gerald sa lugar na sinabi sa kanya ni Danik. Agad niyang nakita ang isang lalaki at babaeng nakaupo sa kagubatan habang nag-uusap at nagtatawanan. Subalit laking gulat ni Gerald nang makita niya ang mukha ng lalaki at ng babae sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napatulala si Gerald. Si Xavier ang kanyang nakita. Agad namula ang mga mata ni Gerald at nabitawan niya ang mga bagay na kanyang hawak. Si Xavier ang dating kasintahan ni Gerald at 3 araw pa lang ang nakakalipas nang sila ay maghiwalay. At syempre, si Xavier ang nakipaghiwalay sa kanila. Nang naghiwalay sila, idinahilan ni Xavier sa kanya na kailangan niya ng oras pa sa kanyang sarili. Ngunit, 3 araw pa lamang ang nakalipas at nakikipagkita na siya sa ibang lalaki sa kagubatan. Agad din napansin ng lalaki at ng babae si Gerald at agad din makikita sa kanilang muka ang kanilang nararamdaman. Gerald, anong ginagawa mo dito? Huwag mo sana akong pag-isipan ng masama.
Kasama ko si Yuri dito kasi. Kita ang pagkataranta ni Xavier at ang matinding kahiyan sa sandaling ito. Agad din niyang niuko ang kanyang ulo nang hindi makahanap ng paraan upang harapin si Geralt. Ang lalaki ay nagngangalang Yuri Lowell, isang second generation rich kid. Napahalakak siya ng malakas na makita sa sahig ang kagamitan sa kahon na nabitawan ni Geralt. Buwisit na yan. Kakaiba talaga si Danny pagdating sa pagpapahiya sa mga tao. Nakiusap ako sa kanya na ipadala sa akin yung kahon ngunit di ko inaasahan na utusan kanya na ipadala yan dito. Magaling. Napakagaling talaga ni Danny. Alam ni Geralt na isang malapit na kaibigan ni Danny si Yuri na isang second generation rich kid. Nagmamamay-ari ng ilang mga restaurant ang kanyang pamilya at kadalasan ay tatlo ang kanyang minamaneho kapag pumapasok sa universidad. Walang magawa si Geralt kundi mamuti ang kamao sa higpit nito nang marinig niya ang sinabi ni Yuri. Tila sinasadya ni Danny ang pangyayaring ito. Maliban dito, naniniwala si Geralt na may kinalaman si Danny sa paghihiwalay nila ni Xavier. Kung hindi, sa anong kadahilanan magkasama si Xavier at Yuri pagkatapos lang ng ilang araw nang sila ay maghiwalay? Xavier, alam ko naman na hindi mo na ako gusto pero hindi mo kailangan sumama sa ganitong klase ng tao pagkatapos natin maghiwalay. Alam mo ba kung ilang beses yan nagpalit ng girlfriend bago ikaw? Sigaw ni Geralt. Lubos niyang minahal ang babaeng iyon. Minahal niya ng tunay ang babaeng iyon. Matinding pagkabalisa at pagkairita ang naramdaman ni Xavier nang marinig niya ang sinabi ni Geralt. Sino ka ba sa tingin mo, Geralt? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na turuan ako kung ano ang dapat kong iasta at kung ano dapat kong gawin? Hiwalay na tayo at ako lang ang may karapatan pumili kung sino ang gusto ko makasama. At saka, nanggagalaiti si Xavier sa mga sandaling ito. Tumitig siya kay Geralt saka sinabi, pumunta ka ba dito para lang inisin ako? Lumayas ka? Slap! Pagkatapos niya magsalita, lumakad paharap si Xavier at sinampal si Geralt. Lalong lumakas ang tawa ni Yuri sa mga sandaling ito. Hahaha! Xavier, bakit mo siya pinapalis? Hayaan mong manatili siya at panoorin tayo. Agad na mula ang mukha ni Xavier. Yuri, nawala lahat ng interes ko pagkatapos makita ang lalaking yan. Siguro sa susunod na lang. Pagkatapos ay umalis si Xavier sa yakap ni Yuri. Hindi alam ni Geralt kung paano siya nakaalis sa kagubatan at tila na blanko ang kanyang pag-iisip sa mga sandaling iyon. Lahat ng ito ay dahil sa pera. Nasa ganitong kalagay si Geralt dahil wala siyang pera. Hahaha! Pagkatapos niyang makabalik sa dormitory, sinalubong si Geralt ng tawanan ng kanyang mga kaklase sa pasilyo. Hawak ni Danny ang kanyang tiyan habang tumatawa ng malakas. Kita naman na sinabi niya sa kanilang mga kaklase ang mga nangyari. Hahaha! Geralt, anong nakita mo nang dalhin mo yung kahon kanina? Tanong ni Blondie habang nakangiti. Hayop na yan. Ang ganda talaga ng katawan ni Xavier. Sabi ni Danny habang nakangisi. Hinigpitan ni Geralt ang kanyang mga kamao at namumula ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Ninanais niyang patayin si Danny. Gustong gusto niyang pumanaw kasama si Danny. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Nanggagalaiting tanong ni Geralt. Tumawa muna si Danny bago siya sumagot. Hoy, anong inaakala mo? Hindi ako natatakot sa'yo. Sa lahat ng mahirap dito sa klase natin, ikaw ang pinakaayoko. Napakaganda ni Xavier at sayang lang kung mapupunta sa isang katulad mo. Mas mabuti na mapunta siya ng kaibigan ko at paglaruan ng mga ilang araw. At saka Geralt, alam mo ba na nakuha ni Yuri si Xavier pagkatapos lang nila mag-text ng kalahating oras habang inabot ka ng kalahating taon bago kanya sinagot? Nagtatawanan ang lahat sa mga sandaling ito at walang may pake sa dignidad ni Geralt. Ginawa ko yon para sa'yo. Agad na sumugod si Geralt patungo kay Danny. Ang naging resulta, binugbog siya ng mga kaibigan ni Danny. Sa huli, ang mga roommate ni Geralt ang nagligtas sa kanya at dinala siya sa kanilang dormitoryo. Nagtalukbong si Geralt gamit ang kanyang kumot habang umiiyak sa kanyang higaan. Bakit? Bakit nila ako kailangan pahirapan at tapak-tapakan ang aking dignidad? Bakit? Wala ba akong pakiramdam dahil ang mahirap ako? Hindi ba ako isang tao sa paningin nila? Nagpatuloy ang paghihinagpis ni Geralt at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya makalimutan ang mga nangyari sa kanya ng gabing iyon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatalukbong ng kumot habang hanggang sa siya ay nakatulog sa kakaiyak.
Marahil dahil ang gabi ay nang tingnan ni Gerald ang kanyang cellphone, nadiskubre niya na napakarami niyang natanggap na mga mensahe at tawag. Sa pagkagulat ni Gerald, lahat ng numero ay hindi pamilyar. Nakatanggap din siya ng isang mensahe na nagsasabing may isang taong nagpadala sa kanyang bank account. Daxtonville Bank and 19 years. The balance of your account ending in isang den at pito is as is a million limang den libo punto zero zero. Laking gulat ni Gerald nang makita niya ang mga numero. Isa't kalahating milyong dolyar. Sinong magpapadala sa kanya ng isa't kalahating milyong dolyar? Agad tinawagan ni Gerald ang bangko upang kumpirmahin ang padala at mas lalo siyang nalito nang kumpirmahin ito ng bangko. Sa mga sandaling iyon, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isa itong tawag mula sa isang international phone number at agad itong sinagot ni Gerald. Gerald, natanggap mo ba yung pera na ipinadala ko? Ako ang iyong ate. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig sa telepono. Eh, anong nangyayari? Di ba't nagtatrabaho kayo sa ibang bansa pati na ang magulang natin upang kumita ng pera? Saan kayo nakakuha ng ganitong klase ng pera? Hindi makapaniwala si Gerald sa mga pangyayari. Ay, balak pa itago sa iyo ng ating ama ang katotohanan ng mga 2 taon pero hindi ko na kinaya dahil alam ko na palagi kang binubuli sa school. Kaya nagdesisyon ako na sabihin agad sa iyo. Mayaman talaga ang pamilya natin. Ang pamilyang Crawford ay may malaking negosyo sa iba't ibang parte ng mundo. Alam mo ba na 80% ng gold mine, minerals, at petrolyo sa Afrika ay pagmamay-ari ng pamilya natin? Hindi pa kasama dito ang iba pang industriya sa Daxtonville at abroad. Ano? Agad na palunok si Gerald. Kung wala pa sa kanya ang isa't kalahating milyong dolyar sa kanyang account, hindi siya maniniwala sa kanyang mga narinig. Inakala niya talaga na binibiro lang siya ng kanyang ate. Alam ko na hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ko, ngunit Gerald, kailangan mo dahan-dahang tanggapin ang katotohanan. Nung umpisa, pinalaki din ako sa isang mahirap na environment pero dahan-dahan din ako naging pamilyar na mamuhay bilang isang mayaman. At saka, may pinadala ako sa iyo at dadating na siguro yon ngayong umaga. Mula ngayon, wala ka nang magiging problema pagdating sa pera. Hindi ko alam kung magkano ang mga bilihin sa Daxtonville sa panahon ngayon pero huwag ka mag-alala, gamitin mo yung isa't kalahating milyong dolyar sa ngayon. Tatawagan ulit kita sa susunod na buwan. Pagkatapos matapos ng tawag, hindi pa din lubos na makapaniwala si Gerald. Buong buhay niya siyang namuhay bilang isang mahirap. Ngunit, isa pala siyang second generation rich kid.